So ayan, Opti morning team. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-encode ng Unilevel natin actual. So ayan, so dito pupunta tayo sa sales. And then next is pupunta tayo sa encode product pin. So yung product pin na to, ito yung binibigay sa atin na code once na nag-repeat purchase tayo ng product. So tatype lang natin dito yung product pin. So yung nauna, yung nasa bandang left side, yun yung first product pin natin. And then yung nasa right side, yung second product pin. So ayan, so tatype lang natin. So make sure lang na tama yung itatype nyo kasi mag-error talaga yan. Or make sure na malakas yung internet nyo. At saka huwag kayong sasabay sa encoding ng ano ng mga payroll. Or ano, pag-payout. Kasi sobrang bagal nyan. So itapat nyo ng mga ano, ng mga days na hindi busy yung system. So pinatype nyo na, ganito lang, encode product pin nyo lang. Ayan. So continue adding one item off to your cart. So okay nyo lang to. Ayan, so wait nyo lang. Ayan, so didiretso siya dun sa ano, sa encoded product summary. So dito, hindi naman na mahalaga kung anong dito yung ano niyo, kung anong dito sa-select niyo yung place point, kung left and right, hindi na yan ano, huwag niyo na isipin niyan kasi bali wala na yan. Kahit saan diyan okay lang. And then, kung gusto niyo mag-encode ulit ng panibago, so encode product pin ka lang, tapos doon balik ulit yung sa pinakauna. So type pa lang ulit, EK TC 7, 4, 3. So ayan, makikita nyo dito sa encoded product summary yung pin 1, pin 2, and then yung product. So nakalagay dito ano, super juice pa, pero yun yung one of the juice natin. And then binary points value, Unilevel points value. So yung Opti juice natin may 25 points siya. So nakalagay dyan 25. And then sa pinakababa niya, yun yung pinakatotal. So syempre number of item. So nakalagay dyan 111. Yung total niya is 3. So yung amount, yan yung SRP price ng ating Opti juice. So 350. So yung total niya nasa baba rin, 1050. So ayan. So dito kailangan lang 10 items per batch. So once na nakapag-encode ka na ng 10 items o 10 products, so kailangan mo na siyang i-submit product codes kasi hindi napapasok yung mga susunod na i-encode mo. So kailangan mo na i-submit product codes saka ka lang ulit mag-i-encode ng panibagong mga products o yung mga natitira mo pa na codes. So papakita ko yan sa inyo. So ayan, pag may nakita kayo invalid product code 1 and 2, ibig sabihin, it's either mali yung code nyo or nagamit na yan. So sa ano ko, sa case ko, nagamit ko na yung code ko na in-encode ngayon. Okay, so panibagong code ulit tayo. Yan. So dito, pag nakita nyo na yung encode product pin, pindutin nyo lang ulit agad yun. Para hindi nyo naintindihan na ano, lumito pa yung summary list. Kasi matatagal lang kayo dyan. So okay lang na ano nyo na yun. Basta dumiretso na dun yun sa encode product pin, ibig sabihin pumasok na yung product pin na in-encode nyo. So basta anong na agad kayo, encode product pin na agad. Para mabilis kayo makapag-encode saka matapos. Yan. So makikita nyo dyan, pag nag-ano agad, yun, in-encode product pin ko na siya agad. So ibig sabihin, pag nag-proceed na ng ganun, nakapasok na siya dun sa encode product summary. So panibagong pin na agad kayo para mabilis. Ayan. Ayan, diba? Hindi ko na intindihan lumabas. So encode product pin na agad para mabilis. And then at the end naman din, makikita nyo dun lahat na na-encode nyo na product pin. So pwede niyo i-check ulit doon. Ayan. So na-encode ko na 'yan.
So ayan, dito nag-alert na siya. So sabi dito, you have reached the maximum encoded product pin. Kindly submit product pin first before encoding new product pin. So ayan, so okay nyo lang yan. And then punta kayo sa encoded product summary. Yan, so wait lang natin. And then submit product codes. Pinutin nyo lang yan. So ibig sabihin kasi naka 10 items na kayo. So continue submit order, okay mo lang yan. Yan, kindly wait. Ayan, so mapupunta siya dun sa order summary. Ayan, dun sa may third column natin. Ayan. Ayan, dun mapupunta yun sa sales history. Ayan. Ayan na siya. So, total of 145 points. Ayan na. Yun yung mga lahat na in-encode natin. So, after nun, pwede ka na ulit mag-encode ng another product pin natin. So, ayan. Type na lang ulit tayo ng product pin. So, ayan. Ganyan lang po kadali mag-encode ng ating Unilevel. So, pag gusto nyo pong encodean yung ibang account nyo, so, lahat po kasi dapat ng account natin ay makakapag-maintain ng 150 points value or katumbas po ng anim na Opti juice. So, gagawin lang po natin, punta po tayo sa switch account. Ayan, sa switch. Ayan. So, ipipiliin nyo po kung ano din yung account na kailangan nyo lagyan ng Unilevel points para magapangan tayo ng Unilevel. So, ano yung mga account na dapat mag-maintain ng 150 points value. So, yung akin is number 2 ko. So, ayan. So, na-encodean ko na po ito na maintaining balance. So, ayan. Nakita nyo po, 150. Ayan. So, pwede nyo i-view yan para makita nyo yung mga product na in-encode nyo. Okay? So, ayan. 6 na Opti juice po. Total of 150 Unilevel points value. Ayan, ganun lang po kadali.